Inamin ngayon ng akusadong si Dominic Pelicot na siya ay rapist kasama na ang ibang krimen na kanyang ginawa sa kanyang asawa sa isang hukuman sa France. Sa ginawang pagdinig sa kaso ng mass rape ni Giselle Pelicot ay kinumpirma ng akusado ang pagbibigay niya ng illegal na droga at pagkuha sa iba't ibang lalaki para gahasain ito na nangyari sa higit ng 10 taon. Kasama rin na dumalo sa pagdinig ang higit sa 50 mga akusadong lalaki na sangkot sa ilang taong pang-aabuso at panggagahasa kay Giselle. Kasunod nito ay humingi siya ng tawad sa kanyang asawa pati na rin sa kanyang mga anak sa nagawa nitong krimen. Il a effectivement confirmé qu'il reconnaissait les viols sur son épouse. À la question de savoir si il l'a violée parfois seul, il a reconnu qu'il l'a violée parfois seul. Quel était le rythme de ces viols? Bah, lui, concernant, il disait 2-3 fois par semaine. Alors après, il peut y ajouter des hommes qui sont venus. Mais là, encore une fois, je reviendrai sur le fait qu'on va examiner de plus près les faits de chacun des accusés et on verra bien ce que chacun... Nahaharap siya ngayon sa patong-patong na kaso ng rape, gang rape, privacy breaches dahil sa pagre-record at pagpapakalat ito ng mga mahahalay na larawan ng biktima. Ibinahagi rin ni Dominic sa paglilitis na ang kanyang nagawang krimen ay resulta umano ng masalimuot nitong kabataan kung saan siya ay naging biktima rin ng panggagahasa. Samantala, ikinagulat ng mga tao sa France ang pagdinig sa kaso ng mass rape na naging dahilan sa malawakang pagpoprotesta bilang pagsuporta kay Giselle.